Mas dumami na raw ang mga gustong magpabakuna sa Maynila, lalo na po sa mga pasok sa A5 Priority Group o mga mahihirap. Para sa detalye, magbabalita live mula sa vaccination site sa Santa Ana, Maynila, si Marlene Alcaide. Marlene, kumusta ang pila dyan at sino-sino na ang mga binabakunahan? Yes, Cheryl, nandito tayo ngayon sa may Santa Ana Elementary School dito nga sa Maynila kung saan binabakunahan yung mga nasa A5 Priority Group. Alauna pa lang daw na madaling araw ay mahaba na yung pila sa labas nitong eskwelahan kaya 6 a.m. pa lang ay nag-cut off na dito kanina. Sa bawat vaccination site kasi ay may nakalaan lamang ano, na bakuna at karamihan sa mga nakita natin dito ay may mga senior citizens pa rin kasi dati raw nag-aalangan sila at natatakot sila magpabakuna. Pero ngayong araw ay nakumbinsin na raw sila sa dami na ng mga kakilala nila na nakapagpabakuna. Kaya kanina yung 79 years old, mayroon mga 68 years old tayo nakausap dito na ngayong araw rin lang magpapabakuna. Nakasama rin naman sa A5 Priority Group. Cheryl. Marlene, sabi mo, alauna pa lang ng madaling araw, meron na 6 a.m. cut off na. Nasusunod ba yung social distancing? At hindi ba concern doon ang LGU na sobra namang ganun ka madaling araw, may pila na? Oo nga, Cheryl, ang ginawa nila kanina dahil maaga yung mga gustong, yung mga naninigurado, ano, ay pinapasok na raw nila dito. Dito sa loob may mga upuan at nasusunod naman ng social distancing. Kailangan may suot ng mask at face shield. Kasi alam mo, Cheryl, dito sa Maynila, ano, sa bawat vaccination site ay may nakalaan ng 1,000 doses ng bakuna para sa A5 priority list ngayong araw. Dahil maagang naubos ang slot dito ay napakausapan si Mayor Isko at nagdagdag pa ng doses ng vaccine dito kaya ng ilang dose ng vaccine dito kaya may ilang mga nabibigyan pa rin ng numero hanggang ngayon dito kasi napagbigyan sila at yun nga ang mahigpit na kailangan lang dalhin, kailangan yung naka-print yung kanilang QRO, no, yung patunay na sila ay nakarehistro online at sundin yung mga health protocols dito sa loob. Cheryl. Okay, and so far, ano naman, kamusta yung mga nabakunahan at yung mga nakapila ng napakatagal ng oras dyan? Yes, oo. Alam mo, marami yung natutuwa dahil finally ay nabakunahan sila. Pero kanina may mga nakita tayo sa gate, no? Lalo na yung mga nasa trabaho pa, yung asawa, kasi sila yung pumila para sa mister nila. Eh dahil nga nagdagdag ng dose ng vaccine dito, ay nagdagdag ng numero. Kaya lang ang naging problema ay ang nakabibigay lang doon sa dapat bakunahan yung number para naman daw fair doon sa mga matagal ring pumila. Eh ang nangyari, may iba kumbaga representative dahil lang sabi mag-half day pa raw, alas 12 pa uuwi galing trabaho. At yun nga lang, dahil wala pa sila rito sa mismong pila nung nagbigay ng number, ay mag-abang na lang daw sila sa ibang araw. Yun ang payo sa kanila dito, Cheryl. Pero alright, so far, yung mga nandito, maraming nga nababakunahan, tuloy-tuloy pa rin hanggang 6 a.m. hanggang 8 p.m. ngayong araw yan, Cheryl. Maraming salamat, Marlene Alcaide.